Hello, mamis! Sige. We'll wait muna sa iba pang mamis na mag-join. So, hintayin lang natin sila para makipag-start na tayo ulit ng discussion. Yeah. Na-miss nyo ba ako? Sorry, sobrang haggard ko kasi, ayun nga, working and then start na ng online classes, ng regular classes. So, medyo stress. Yan, nakakaramdam din ng stress. Siyempre, tao lang, so makakaramdam talaga tayo ng stress. Hello, Mami Ana Faye! Yeah, thank you for joining our FB Live. Na-miss nyo ba ako? Naririnig nyo ba ako? Okay ba yung audio natin? Yeah, kindly send a thumbs up kung okay yung audio. Kung hindi, kindly comment down. Hello po, Mami Donna! Yeah. See, sobrang stress. I have pimples talaga. Nagkaroon ako ng breakout tong since last week. Yan. So, yun. Siguro dahil sa stress, sa puyat. Yan. Hello, Mami Karen. Hello, Mami V. Hello, Miss May. Miss E din po. Ayan. So, kamusta naman po ang ating buhay-buhay? Before tayo mag-unboxing. Yan. So, magkwentuhan muna tayo. Kamusta po ang second week, ang first week and second week po ng online class ng inyong mga anak, okay po ba? Or nagkakaroon po ba ng problema when it comes to internet connection? May mga problem po ba with modules? Ganyan. Yan. Medyo may background noise lang because of the electric fan. So, pasensya na po. Yan. Medyo mainit kasi. Pumasok kasi ako dito sa loob instead ng dun tayo before pag nag-FB live tayo, dun tayo sa labas, diba? O, so, ngayon, nandito ako sa loob ng room para mas quiet kasi si Drake kasi nag-iingay sa labas kapag naririnig niya kami. So, naglalambing. Yan. Sige. Oh, we have 24 viewers na. Thank you for joining. Yan. Ay, nakakatuwa naman si Mami watching daw siya while breastfeeding. Thank you, Mami. Mami love. Hello, Mami. Yes. Oo, hindi ako makareply via chat kasi sa comment box kasi wala ako dun sa PC. So, I'm using lang yung bagong phone na ginagamit ko. So, I'm testing this new phone din ng Redmi, it's Note 9 Pro. Tinitingnan ko kung okay talaga when it comes to video, like ito nga sa FB, during live stream, okay ba? And then, kung okay sa mga pictures, ganyan, so we'll check. And then the battery, kung gaano katagal naglalas. So, yun. Sige, we'll wait lang for iba pa. So, I have, you can start tagging na some of the mommies na friends nyo. You can tag mommies and then later or tomorrow we'll announce ang pwedeng manalo ng gift packs. That's a surprise gift packs. So, and then a cash by tomorrow. Yeah, announce ka agad by tomorrow. So, kasi madaming work ngayon since though Sabado. Kasi if manonotice nyo tuwing weekend, Saturday, Sunday, bihira ako mag-post kasi I want to parang spend more time with my kids and then, yun nga, with family. Yun din yung isa sa, isa-suggest ko sa inyo. Though magkakasama kayo mostly right now dahil nga with the pandemic, so magkakasama tayo lahat mostly sa bahay. Pero iba pa rin yung mag-spend kayo ng more bonding time kasi mostly ang kids nasa gadgets. Naglalaro ng gadgets, ganyan. And then, as moms, is busy with our mga gawaing bahay, ganun. So, iba pa din. Ang may nabasa nga ako na since lagi natin silang kasama ngayon, merong time na parang you want to take a break na kasama mo sila, which is hindi maganda. Kailangan nating parang kontrolin yon or gawan natin ng paraan na hindi natin maramdaman yon. Kasi nga lagi 24/7 natin silang kasama, ganyan. So, parang minsan nakakaramdam ka ng pagod, parang gusto mo mag-break, ganyan. Gawan natin ng paraan na huwag tayo makaramdam ng ganun. So, mas magandang isipin natin na
itong binigay sa atin ng pandemic, ang isa sa magandang ang nangyari is ito yung time na hinihingi natin before na mas magkaroon tayo ng time with our family. Yun. So, hindi na kailangan masayang yung mga leave. Kasi, diba, nasa bahay nga lang tayo. Ayan, so we have 36 viewers na. So, you can start tagging na po ang inyong mga... Sige, we'll check yung sa isa kong phone. We'll check kung sino yung mga naka-online na. And... hope you can tag your friends so you can win yung surprise gift pack natin and then a cash. Yan. Sige, we'll check lang. Wait lang. Thank you, mommies. Yan. Namiss nyo ba ako mag-live? Tsaka may surprise pa ako sa inyo bukod dun sa ating yan nga pa premyo natin. Meron akong surprise na ipapakita sa inyo. Yan. Parang hindi ako kasya sa screen. Yan, pinapatawagan. Parang hindi ako kasya sa screen. Kung kailangan ko iusog yung lamesa ko kasi nandito ako sa room. Yan, iusog ko kaya. Wait lang. Yan. So let me check. Ayan, marami na nag-share. Ayan. And then, kindly subscribe sa aming YouTube kasi magiging active na kami with YouTube before mag-December. Ayan. Doon natin iyaano yung ibang giveaways natin and then some mga parenting food na concept or na content, doon na natin ilalagay din. Though, active pa din tayo sa Facebook. Kasi ito yung pinaka-main ano natin eh. Main platform natin is Facebook. Dito natin mostly nakakausap yung mga nanay natin. Tatay, ganyan. So, iyon. As you know naman kasi, why I doing the this FB live. Kasi diba, during the pandemic, nag-FB live tayo just to check on you guys. Sa inyo mamis, kayo mamis, kung kamusta na ba kayo. Diba? Iba pa rin yung pakiramdam na may kumakamusta sa inyo, may kumakausap sa inyo, diba? Kasi minsan wala kayong masabihan, especially right now na lahat talaga hirap. And then struggle nga tayo with the pandemic. And then these past few weeks, yun nga, yung parang stress natin with the online class, ang dami ako nababasa, the depression, ito na yung mga... may mga nagsisuicide ng mga kabataan because of the online class, some of the parents, and then some of the kids asking for the academic fees. So, ayun, we'll do another FB live about that. And then, iyan, we have 45 viewers na siguro we can start. So, you can continue tagging lang some of your friends para they can join then yung ating discussion, kwentuhan, ganyan. This is a casual talk lang, so no need to, kumbaga parang, kwentuhan, kamustahan, yan. Yun yung ano natin ngayon, goal natin ngayon. Kamustahin kayo, how are you, mamis, right now, kamusta na kayo after, itong 1 to 2 weeks na nag-start na yung online class, kamusta po, yan yung gusto ko talagang umpisahan, why I started. Kasi I can do naman, unboxing via video. Pero I want to kasi parang a connection with you guys instead of posting lang sa Facebook na makita nyo ako or nandiyan kayo na ang tingin nyo is like parang may nakakausap kayo. Yeah. So, sige. Let's start yung short topic lang natin. It's about mommies to. Ito, napaka-importante nito. October, as you know naman, October is my birth month. So, katatapos lang ng birthday ko. Thankful ako doon sa mga mommies na nag-send ng greetings via Facebook page. Nag-message sila. Nag-post na comment ng greetings. Thank you sa lahat na nag-send po ng greetings nyo. Sobrang natutuwa po ako. Actually, hindi po ako kumbaga parang, sa ngayon, it's like siguro itong nag-edad na ako ng I'm not into material things na. I'm more on into
happiness. Kung ano yung nakakapagpasaya sa akin. And then, yung mga greetings is nagpasaya talaga sa akin yun. Yung mga simple greetings, simple kamusta, yan. So, ayun. And then, aside from October is my birth month and birth month din ng mga pinsan ko, happy birthday. Yan. Greet ko na kayo, happy birthday. Isa sa pinaka-importante na sinaselebrate or kumbaga parang awareness during October is the breast month. The breast cancer awareness. So, yan. Ilang years na ako uma-attend nito. And then, yun nga, I have kasi cousin and I have a tita who have, hindi naman breast cancer talaga, pero nagkaroon sila ng lump sa breast. So, yun. So, kumbaga, napaka-importante sa ating mga babae na magkaroon ng magpa-check up. I mean, so, kailangan natin magpa-check up yearly or every 6 months. If it's like nasa genes, meron kayong family na nagkaroon nito, it's more of isasuggest ko na magkaroon kayo ng check-up talaga. Like 6 months, every 6 months magpa-check up kayo, magpa-mammogram kayo. It's really important. So, ayan, kasi kung nabasa niyo yung post ko before about breast cancer, ito yung second cause ng death for women. And then, Philippines, ang pinaka-mataas na rate ng breast cancer death sa buong Asia. So, diba? Mostly, ang nabasa ko is mostly late nila na lalaman na meron na pala sila. Kasi nga, I'm not sure, pero naging ugali natin na hindi magpa-check up. Diba? Naging ugali natin na hindi magpunta sa doktor kapag may nararamdaman tayo, o kaya hindi natin naging ugali na magpa-annual check-up. Lalo na ngayon kasi nga hirap, and then takot tayo pumunta ng mga hospital because nga of the virus. Pero you can do self-check kayo mismo, pwede niyong gawin yan sa bahay. After ng menstruation ninyo, you do your own parang self-test. You can parang i-touch nyo or titignan nyo, kakapain nyo kung merong lump or bukol. Ngayon, kung merong kayong nakapa na bukol, it's kindly make sure na magpa-check up kayo. It's better na magpa-check up kesa baliwalain. Kasi mahirap kung bandang huli nyo na malalaman. So, iyon. We don't have pa talaga ng cancer, diba? So, andyan yung chemotherapy, which is so expensive. Andyan yung andami nitong side effects, diba? So, ang suggestion ka lang and advice to all the moms and women na nakikinig ngayon or nanonood right now is to have yourself a check up with your doctors para lang for prevention. Yun. Kasi napaka-importante yan, mommy. Lalo na if you're a mom. You have kids. Diba? And then, isipin mo na lang para sa mga anak mo yung ginagawa mo. Kasi kailangan mo alagaan yung sarili mo para sa pamilya mo. Okay? And then, yun nga. Yun. Promise ha, mag-ano kayo, magpapa-check up kayo or do a mammogram test po. Yan. So we encourage talaga moms and women to do a test talaga, especially right now ngayong October nga. Yan. So after ng breast cancer, mga short topic lang to. We can do another live naman for a topic na talagang yan, kunwari it's a breast cancer, then we'll invite again a doctor na pwede nating makausap, mahinga ng payo. Katulad nung last time na naginawa natin with Doc Jelly, diba? She's a pediatrician. So, ayun, pwede tayo uling mag-invite ng doctor na pwede makapag-share sa atin and makapagbigay ng accurate na information about breast cancer. But
As of now, ang maibibigay ko lang na payo is magpa-check up kayo or magpa-test kayo or mammogram test. Yan. Okay po. Yan. Hindi ako makareply. Wait lang. Hindi ako makareply right now. Yan. Tapos na po ba kayong kumain? Nakakain na po ba kayo? Yan. Ako din ang agap pinakain si Chelsea kasi last time, diba? Nagugutom siya ulit. So, pinakain ko na si Chelsea. Now she's playing kasi may oras na siya after ng kanyang online exam or online class. Rest, tulog, pahinga muna siya. And then after niya masagutan yung ibang kailangan niyang sagutan for the day, and then nag-aalat ako ng time sa kanya na pwede siyang mag-play ng Roblox. So, pwede siyang mag-play nun. It's like parang ano na rin sa kanya, parang ang tawag dito. Ang natasuhol, pero parang gift na din sa kanya kasi she's doing good naman with the online class and then answering her worksheet. So nagagawa naman niya. So yan. Sila kuya naman kaya na nila kuya yan. Okay, about Mental Health Awareness Day. Yan. Nababasa ko, ang dami ko nababasa na umiiyak ng mga bata during the online class. Nakakatulog, some of them is the nagsusuicide. Like, nabasa ko kasi hindi inaccept yung module niya dahil late na daw. So, this kid commit suicide. So, nakakabahala, diba? I mean, importante naman talaga yung education right now, pero importante din tulungan natin yung mga anak natin. We don't have to i-push sa kanila na sagutan lahat yung worksheet. Hindi naman kailangan. They can spend like turuan mo sila 35 minutes to 1 hour per subject. Pwede naman yung ganun siguro. Kasi every week naman yung submission ng modules. I'm not sure kung ano ang implementation ng ibang school, pero in this school naman kung nasan si Chelsea right now, naka-enroll, ano sila kuya, ang ano nila is every week. Minsan nga hindi pa every week. They have like, they will send the modules for 4 weeks, and then kukunin nila on the last, siguro last day or last week of the month. So may time yung mga bata sagutan yon. If you do like, one subject per day, hindi ganun ka-stress ang mga bata. Kasi, it's like five subject lang sila. Like the elementary. They have 5 subject lang. So, they can do it one subject per day. So, hindi kailangan sagutan lahat sa isang araw. O kaya, hindi kailangan sagutan lahat in 1 hour lang. Diba? And then, hindi rin kailangan nanay ang sumagot kasi nanay hindi po matututo ang inyong mga anak kung kayo yung sasagot ng module. Kung babalik po sa school pag next year, kung babalik na sila sa school for another school year, sila rin po yung mahihirapan kasi wala silang natutunan because yung parents yung sumasagot ng modules nila and then the worksheets. Diba po? So, hindi naman natin gugustuhin yun. Nung nakita ko yung worksheets nila, it's more like of a review of what they parang studied last year. Diba? Nandiyan yung mga place value, ganun. So, parang nire-review lang din sila. So, right now kasi hindi pa tayo handa. Nangangapa din sila, nangangapa din ng DepEd and ng mga teachers regarding kung paano nila i-handle. And then the modules, pinagtutulungan ng mga teachers yan para mabuo. So, ayun. Hindi lang parents and then the students ang nahihirapan. I think you have to consider din ang stress or yung pagod ng mga teachers. Diba? Ang isang teachers, parang they have, in public school, they have 50, they have 60 students. If you teach your kids sa bahay, malalaman mo na agad kung gaano ka-stressful ang magturo ng isang bata. Diba? How much more kung ang tinuturuan mong bata is 30 to 60 students. Diba? And you have to check all the modules and then all the worksheets and then you have to do another modules for the next week. So, we have to consider then yung mga teachers. Yung pagod nila, yung stress nila, yung feelings nila. Kasi, ang mga teachers,
ang mga teachers po parents din. Diba? Totoo yan, struggle is real talaga. Pero nasaan nyo na po yan? Hindi naman kailangan kasi alam naman nating mga nanay like me, I still cook, naglilinis, and then, yun nga yung the normal na trabaho sa loob ng bahay, and then I have a sideline na trabaho, which is kailangan din ng oras ko, and then I have to take care of my family, my kids. Diba? You have to balance lang. You don't have to stress out dahil sa online class. And then, huwag nyo masyadong i-pressure yung anak nyo to finish all the worksheets. Yan. Yun lang yung may papayo ko. Kasi nakakabahala yung nakikita ko na news and then yung mga posting na nagsusuicide yung mga bata, umiiyak yung mga bata. Ganyan. During the online class. If you have questions, if you have parang hindi tama, sa tingin nyo hindi tama yung mga implementation ng school, you can text or PM the teachers. Kasi meron kayong group chat. Since online na nga, for sure may group chat kayo. So, pwede nyong i-open yung issue kung ano yung nagiging problem. Pwede nyong isabihin kung if you have a problem with the modules, malabo yung copy, hindi makita yung value like sa math, hindi nyo maintindihan yung drawings, you can ask the teacher. Pwede nyo sabihin sa teacher yon. And then you can, parang lagyan nyo ng note, yung modules nyo or yung worksheet nyo na hindi naiintindihan yon. If talagang wala ding hard copy si teacher na malinaw, and then soft copy lang din sa kanila, and then hindi ganun din kalinaw. Just put a note dun sa modules or dun sa worksheet na hindi naiintindihan. Hindi talaga naiintindihan yung nakalagay. So, maiintindihan naman ng mga teachers yan. Dahil kahit sila, hindi nila mababasa yun. So, hindi sila pwedeng mag-impento ng sagot, diba? So, yun lang. Kasi, as a nanay ha, na ako, to see mommies na sobrang na-stress. And to see kids na nagiging option nila is to commit suicide. So, nakakabahala yung ganun. So, I have kids kasi. So, yan. Yun lang yung payo ko sa'yo, sa inyo. For sure, most of the mom naman ginagawa din ito. Kaso meron ako nakikitang ibang moms na, yun nga. And then, parang paano ko ba sasabihin? Parang, they send foul words to the teachers, to the DepEd, ganyan. Tanggapin natin pare-parehas tayo na na-shock with the pandemic. Kailangan nating tanggapin na tao naman tayo lahat. Tao tayo pare-pareho. Even yung mga nasa DepEd, tao pa rin yan. They have limitations. At hindi naging ganun ka-ready since yung span nung ano natin is konti pa lang. Hindi talaga tayo ganun ka-ready. And yung nagpo-post na sobrang stress kasi sa online class. Pero these kids have time to play Mobile Legends, Ragnarok, for how many hours? Pero hindi nananakit ang ulo nila. Diba? Pero an online class for ilang minutes, ilang hours lang per subject. May makikita kang post na naiyak sila. Diba? I'm not sure kung anong situation. I don't want to judge. Kasi hindi ko alam kung ano yung mga sitwasyon ng bawat pamilya. Pero, ang masasabi ko lang is, right now, we have to check with our kids. Kahit malaki pa yan, maliit pa yan, we have to check our kids. Kamusta ang online class mo? Kamusta tong subject mo na to? Okay ba to? Okay ba yung nagiging ang teacher mo? Okay ba ang relationship with the whole class? Ganyan. Kahit online, diba? I mean, kung like yung hindi nakapagpasa on time, siguro naman pwedeng kausapin ng magulang yung teacher na why, kung bakit hindi na ipasa on time.
may mga dahilan naman kasi talaga. Diba? Like, maraming hindi makapag online class because wala silang kakayanan. And then, nangihiram sila ng mga cellphones, ng gadgets, diba, to, para maka-attend sa online class nila. So, yun lang ang maano ko with mental health awareness para sa mga kids. Let's guide them. Kasi tayo talaga yung magulang. Tayo talaga yung number one na mag-guide sa kanila. So, wala pong ibang mag-guide sa kanila kundi tayo right now na nandito tayo sa bahay. We don't have to, like, parang i-blame yung mga teachers or the DepEd sa sitwasyon ngayon. For sure, yung mga taga-DepEd tsaka yung mga teacher, magulang din po yan. Kung ano yung stress natin ngayon, panigurado nararamdaman din nila yan. Hindi lang tayo. Diba? Kasi, panigurado nanay din yan. May mga anak din na nag-aaral. Diba po? Saglit lang po. Commercial break lang tayo. Yan. Dahil malamig ang panahon, medyo sensitive ang ilong ko pag malamig po ang panahon. Ayan, may commercial break. Ayan. So, yun. Continue tagging lang po kung yung mga nanay, yan, na pwede, na gustong umaten. Yun. And then, they can get a chance, you can get a chance to be, yun nga, yung surprise gift pack natin. And then, the cash. One winner of the gift pack. Pakita ko later. And then 100 cash. Dalawa yung mananalo for 100 cash. Okay? So, yun. Aside from doon, so mental health awareness, yun nga. Kung naalala nyo si yung K-drama na it's okay not to be okay. Diba? Hindi kabawasan sa atin na ipakita natin na hindi tayo okay. Although, parang nakasanayan na natin na para lang hindi mag-worry yung iba, it's like we smile kahit hindi naman tayo masaya. We fake our smile. So, yun nga. Yun na lang yung ano ko ngayon. It's like, okay lang na ipakita mo na hindi ka okay. Diba? Okay lang na makaramdam ka na hindi ka okay. Kasi tao ka eh. You have limitations. May nararamdaman ka, may feelings ka, nasasaktan ka. So, yun. So, kailangan naiyak yung ilong ko. Pero kanina naiiyak ako. Yan. Sorry po. Pasensya na po. Yan. Isa po yan sa kahinaan ko. Medyo mababaw ang luha ko when it comes to kids and mga nanay. Yan. So, yun. For the nanay naman, take time to relax. Since nasa bahay yung mga bata, for sure, kindly mag-alat ka ng time para sa sarili mo to relax. You need that. Especially right now na nakakaramdam ka ng stress. Diba? If you want to sleep, go to sleep. And then, pwede mo naman kung nandiyan si husband, pwede mo pakiusapan si husband na to bantayan mo na sandali yung mga bata. I just want to rest and have kahit mga 10 to 30 minutes me time lang. Na para sa sarili mo. Diba? And then, hindi naman kailangan na tawag dito, hindi naman kailangan na laging maging positive ka. Pero, I encourage na you have to think positive pa din. Na, kung ano man yung problema mo ngayon, it's, malalagpasan mo yan. Okay? Hindi naman yan, like what I've said before, hindi naman binibigay ng Diyos yung mga problema o yung mga pinagdadaanin natin ngayon para pabagsakin ka. It's to make you stronger. Para kung may mas dumating na mas mabigat na problema, kaya mo. Hindi ka agad babagsak. Diba? Yun lang. Kasi, yun yung mga gusto ko lang short topic lang natin. Breast cancer awareness, yun nga, you have to do a mammogram test para sa mga kababaihan po natin. And mental health awareness para sa mga kabataan ngayon
na nakakaramdam ng stress, pressure because of the online class. And then dahil sa hirap natin na nararanasan natin ngayon na may pandemic pa din. And then para sa mga magulang, yun nga, na isa pa rin sa ina-stress, nawalan ng trabaho, nawalan ng kabuhayan. Some of them is nawawalan na ng pag-asa. So, isipin na lang natin na buhay tayo, nandiyan dyan yung pamilya natin. Nandiyan dyan pa yung mga kids natin. Life must go on. So, we have to parang maging mas mag-discarte tayo, mas maging flexible tayo. If na-close yung trabaho natin, we have to find way kung paano tayo makakasurvive financially pa. And then, we can start up with a small business. Yun nga, yung mga katulad ng pinapost ko, pwede magtinda ng siomay, mga ganon. Sorry po, sinisipon ako. Yan. So, sobrang excited ko to do an online, an FB live para makausap kayo to check on you, mommies. It's yun. Actually, I was not feeling well mga ilang days na. Though wala naman akong lagnat. Sipon lang. Maybe because of the panahon. Kasi ulan, yan, yung nag-uulan. And then, ayun, medyo tumapa po ko. Doble na po yung bilbil ko. Baka maging tatlo na. Ang baba ko. Ayan. Kasi kailangan ko pong kumain para malaman ko po kung may panlasa pa ako at pang amoy. Charot. Ayan. So, pinapatawa ko lang kayo, mga mommies. So, ayan. So, napag-usapan na natin ang tungkol sa Breast Cancer Awareness Month, ang kahalagahan ng pagpapa-check up natin ng mga kababaihan, and then the mental health awareness. So, we can do a separate FB live for this topic. We'll try to invite a mom who can share about it. Yun sa mga depression, how siya nakasurvive with the depression, yung ganyan. To do a talk. Diba? Okay po ba sa inyo yun? Okay po ba sa inyo? Laki ng bench, kitang-kita pala yung bench. Ganyan po ako ka-addict sa bench. Sorry. Yan. So, yun. Nandun na tayo. Tapos na tayo po sa mga seryosong usapan. Yan. So, okay naman po ba? Nandiyan pa po ba? Kayo? Nanonood pa rin po ba kayo? Yan. Sorry po talaga, sinisipon ako. Yan. I believe na tayong mga nanay gagawin lahat para sa pamilya. I believe talaga na ang mga nanay sobrang madiskarte. Kung madiskarte ang mga nanay, ay ang mga tatay, mas madiskarte ang mga nanay. Tama po ba? Sangayon po ba kayo doon? Yeah. Yeah, stay positive. Stay positive. Malalagpasin din natin 'to. 'Di ba? Hopefully by next year or in the coming months, talagang meron ng vaccine na pwede nating masabi na may panlaban na talaga sa virus, 'di ba? Kasi as of now po, mas marami pa rin ngayon ang merong ang rate ng positive sa virus. If I'm not mistaken, hindi ko lang po nasabi na before I was like parang afraid, scared, kasi two of our friends and one of our friends and his family, nakakontract sila ng virus. So, masyado ako nalungkot din, doon hindi ko lang pinakita, nalungkot ako nung nalaman ko yun. So, nalungkot, natakot, na ang lapit lang kasi. It's not safe pa din. So, thankful na naka-recover na sila. So, sobrang thankful kami na naka-recover na sila. Kasi, medyo ano kami dahil yung mga bata, maliliit pa. Yun. Basta stay safe always. Hindi pa rin tayo ligtas na talaga lumabas. Kasi pwede pa rin makakontract ng virus or makakuha ng virus kung lalabas ka. So, yun pa rin. Yung mga precautionary measure pa rin, hand washing, alcohol,
ano pa ba? Social distancing. Yan. Medyo nahihirapan ako dahil nga sa sinisipon ako. Pasensya na po. Ayan, nakaka-turn off ang sipon. Ayan. So, tapos na tayo dyan, pati sa mental health awareness. It's okay not to be okay, mga nanay. And then, if you have friends at napansin mo pong tumatahimik sila, kindly text them or message them, kamusta ka na. Hope you and your family are doing okay. Hindi makakatulong po sa kanila yon. Ang simpleng pangamusta. Huwag naman po mga musta na kasunod ay pautang Mars. Okay? Wag po ganoon. Okay? Baka po may mga musta at ang kasunod ay pautang Mars, hindi po valid 'yon. Ayan. Yes, reading some of your comments. Ayan. Naglalag na daw yung kay Mommy Love. Okay, so, let's start now with our unboxing. May makakahula ba kung ano yung laman ng baba ko muna to? Okay. I want to tell you guys about this one pala. Have you tried this before? Eh, may nakatikim na ba sa inyo nito? It's Ambet's Butcheron. May nakatay na ba sa inyo nito? Ambet's Butcheron. Yeah. Butche. Butche siya ng manok. Actually, hindi ako talaga nakain ng butche ng manok. Before. And then, nagulat ako na masarap pala siya. Yan. Actually, nag-order ako nito uli. Kasi nasarapan ako. Not only me, but my husband and also the kids. Nagustuhan. And then, Chelsea really loves tong spicy barbecue nila. Itong spicy barbecue, it's so good. Sobra. It's one of my favorite na flavor nila. Actually, meron tong limang flavor. They have the original. They have the original spicy, sour cream and onion, salted egg, sa mga mahihilig sa salted egg, and then the spicy barbecue. Ayan. So, ang nakakatuwa dito, kasi ito, this is the original recipe ng family nila. And then, ang ginawa nila, since yun nga, nagkaroon ng pandemic, and then they have to, parang, they have to start a business, naisipin nilang gawing business ito. Itong family original recipe nila. So, ang nangyari, is nag-start sila, yan, to come up with the name, and then the packaging, and then they start selling it online. Diba? Yan. Yan yung tinatawag ko na talagang kailangan maging madiskarte tayo ngayong panahon ng pandemic. So, if you want to order, guys, this is a local business, a startup business. So, if napansin nyo naman, ay simula ng pandemic, I started to support mga small businesses. Kasi, we have to support each other din para makabangon tayo and to help them financially din para makapag-start sila uli. Lalo na yung mga nawala ng trabaho, diba? Nag-close yung businesses, yan. So, yun. If you want to order Ambet's Butcheron, promise mommy, this is so good. Kasi pangalawang order ko na to. You can check their FB page, Ambet's Butcheron, yan, para mag-order. So, i-deliver nila yan. Pwedeng sila yung mag-deliver or via Lalamove or via Grab. Pwede nila i-deliver yan. So, honestly, this one's so good. Pwedeng pampulutan, pwedeng pang snacks. Actually, pinapapaksa ni Chelsea pag nagawa ng worksheets. Pag nagagawa siya. So, paborito niya to. So, kanina niya pa to hinihingi sa akin. Sabi ko sa kanya, later, papakain ko na sa kanya. So, pakita ko lang sa mga mommies ka ko about the butcheron nga. Yan. So, yung ano niya, yung shelf life niya, it's 3 weeks to 1 month. No preservatives. So, yun yung isa sa kagandahan na ito. No preservatives talaga. Masarap to ngayon, Friday night, diba? And then,
a glass of beer, sorry. Diba, ang mga nanay kailangan din naman maganyan kahit nasa bahay, 'di ba? Yung mga ano mo no, Friday night, chill, relax. If you have parang wine sa bahay or beer, 'di ba? Sarap ka partner niya to, that's right. Yan. So mamaya ako nakakainin. Kakainin to. I might order kasi last ban na to. So panggurado order na naman kami kasi paborito to ni Chelsea. Ayan. And isa pa sa paborito niya, though wala na ako dito, wala akong maipapakita sa inyo, is the chicken bread floss ng Bread for Everyone. Sobrang sulit, sobrang panalo the floss. Hindi tinitipid. As in the bread, the floss, panalo. And then you all know naman, Welch's, ang bigat. Welch's, isa sa paborito namin, fruit snack. Yan. So, yung nanalo natin na sa giveaway ng fruit snack sa Facebook, na-announce ko na, right? So, kindly wait lang po. I-deliver na po yung inyong yung price niyo po, ipapadeliver na. Pero, hindi ko pa na-announce yung winner natin sa IG, no? So, either tomorrow or later, i-announce ko. Yan. So, congratulations po ulit sa winner natin. Hindi po ito yun, ha? Yung ating price for the giveaway is a 50 pouches ng 0.5. So, wait. Kukuha ko. Ay, wala. The small pack. Yun. 50 pouches nun. Yun yung ipapadala ko sa inyo. And then, let's see. We'll check if mamimigay ako nito for November, itong isang ganito, or December. Yan. And then, I have upcoming giveaway for November. It's a Lotus Biscoff. So, mamimigay ako ng dalawang case or dalawang box ng Lotus Biscoff for the followers natin. Ayan. So, yan. Huwag niyo kalimutan to check Ambet's Butcheron po. Promise, masarap. Masarap, masarap. Kaya na, ubos agad. Yan. Okay, so, dito na tayo sa ating... Yeah, aray ko, huligat. Ang laki. Ang laki niya, hindi kasha. Andito na tayo sa ating... Guess what's inside the basket. May makakahula po ba kung anong laman ng ating basket? Ang laman ng ating mahiwagang bayong. Charot. Basket. True, mami, support local. Oh, si mami love, ikaw ba yun? Ay, si mami Anna Faye, butcheron. Ay, that's nice. Okay, so, eto na po, buksan natin. Ayan. Hindi siya kaya siya pag nilapag dito, dito na lang siya sa gilid. Yan, so, may pa-rebound. So, anong tawag po dito? Unboxing? Unbasketing. Yan. Nakakatawag. Unboxing. Yan. So, ribbon here. Ang cute ng bag, no? Namiss ko bigla yung mga picnic namin. Na-mention ko yun kanina, diba, sa comment. Namiss ko bigla yung, alam nyo yun, yung picnic before sa Luneta Park, sa Manila Zoo, sa CCP, diba, with your family. Sobrang na-miss ko nung nakita ko itong picnic basket na to. Diba? It's a picnic basket kasi. May makakahula po ba kung ang bango ng laman? Yan. May makakahula po ba ng laman nito? Yan. Tignan ko nga po kung may makakahula ng laman. Sino po makakahula ng laman? Tatago lang po ako. Yan. Hulaan nyo lang po kung ano ang laman ng ating mystery box.
nakita niyo po ba ako na nagtatago ako? Pasensya na po, nagtago ako. Kailangan ko pong ano. Ayan. So, nakalagay dito, it's my name. Okay. And then, sabi dito, Dear Lourdes, in a world that needs healing, love is all you need. Celebrate this day with the love of your day. Happy Bread Day 2020. Yan. Para yan sa World Bread Day. Yan. Thank you, Gardenia, for this basket full of love. Yan. So, check natin kung ano yung mga laman. Ano yung mga paborito ninyo na bread, mami? So, check natin. Okay. So, may packet sandwich. Yan. Packet sandwich. Packet sandwich. And then, cream rolls. Cream rolls. Yan. Cream rolls. Cream rolls. This is cream rolls also. And but butter sugar. Yan. Comment down kung ano yung mga paborito nyong gardenia na variant. Yan. Cream roll. This is chocolate. You can still tag mami sa yung mga friends kasi we'll have an announcement pa later. And then, ubi cheese. Sino na nakatry nitong ubi cheese? Masarap. Sino nakatry na nito? Ubi cheese. Ang bango ng mga bread. And then, gardenia classic. Sobra. Ang sarap i-toast, diba? Kahit walang palaman, masarap. Okay. Let's check the other side. Okay, so we have then packet sandwich. This is chocolate naman. Anong masarap pabaon? Pinababaon niyo sa mga anak niyo. Babaon pa ba yung mga bata? Yan. Dati naging discussion, diba, kung kailangan papabaunan yung mga anak natin during the online class. Okay, packet sandwich, chocolate. And then more cream rolls. Ang daming cream rolls. And then, cream rolls. Cream rolls ulit. Tommy. Thank you, Gardenia, for this, ano, love goodies. I call it love goodies kasi they gave it, eh. Diba? Black Forest. So, sino ang mga fan ng Black Forest ni Gardenia? Say, love this din. Yung Black Forest. Chelsea also love this one. The Black Forest. Yan. Ganda talaga nitong picnic basket na to eh. And then the wheat raisin loaf. Ito, isa to sa mga paborito ko. Ito yung isa sa laging binibili ni Mike na tinapay talaga. Nag-garden niya. Aside from the classic, also this one. And then this one, mga pambaon ng mga bata. Yun yung mga binibili namin. Diba? Oo nga, mami, unbasketing. Yan. Ano yung mga paborito nyo, mamis? So, I will be giving some of these goodies. Pero not this one. I'm going to make a new gift pack. Assorted. But not this one. Kasi I have to get a new batch. Para, syempre, the expiry date. Kasi this will only last for 1 week, diba? I want it to, like, parang matagal pa bago ano. Pero the bread kasi is only for 1 week lang talaga. After na magawa sa ano, it's 1 week lang. So, yun. Kaya I have to prepare a new batch for the gift pack. Yan. So, ayan. What are your favorite gardenia variants? Yun. We have 47 viewers. Thank you for watching. Ayan. Ang totoo niya, nagdahilan lang ako na mag-unbox ako, pero I want to check on you guys talaga. Diba? Kasi I'm not feeling well. Pero, yun nga, I want to check on you guys. Kasi, I know, medyo stressful itong mga nakaraan ng week. Actually, I was wearing mask dito sa loob ng bahay kasi nga sinisipon ako. So, pero nandoon doon naman sa kabilang room si Chelsea. So, yan, nagtanggal ako ng mask. Yan.
So later we'll announce the winner for the Instagram giveaway for the Welch's Fruit Snack. So kindly support the Welch's Fruit Snack Philippines Facebook page and then Instagram page. So yon, I will choose a winner and later, pero I will announce it tomorrow sa ating Facebook. Yun nga, if you, nailagay ko naman sa caption where what are the simple mechanics lang to get the chance to win nga the gift pass. Yun. Aside from the gardenia, I might add some more kasi I have here, let me put it here muna. Ay, baka bumagsak. Ang bigat. I have some here, some nisin. So, I might the nisin butter coconut. So, I might add some more of this. So, yeah. Some of that and some Welch's siguro I will add for the winners. Yeah. For the winner pala, later. So, the 100 cash will be transferred via GCash. So, I'm really thankful, mamis, that you joined us for today's FB Live. Kamustahan na mga nanay. So, yon. Natuwa po ba kayo sa unbasketing natin? So, it's not unboxing kasi it's not a box. So, it's a basket. So, it's unboxing. Ay, unbasketing pala. Yan. So, katuwa, diba? Yan. So, yon. I'm so thankful, yeah, mamis, na you join me today, and then sana nakatulong yung konti nating usapan about the topic of the, yung about breast cancer awareness, and then sa mental health. Yun. So, and then the next surprise pala is, may papahula ako sa inyo. Ano po sa palagay nyo itong basket na to? Para saan po ang basket na to? Ayan, may tag, may hindi pa lang natanggal. Para saan po itong basket na to? So, ayan. Do you know kung para saan itong basket na to? Kindly guess kung para saan itong basket na to. Ayan. Kung may makakahula. Yes, lahat masarap. Thank you, Mami Michelle. So, Mami, meron makakahula nito? Oh, actually, this is the surprise. Actually, huwag na natin gawing surprise. Pero this one is, mapapansin niyo, medyo malaka siya. So, me and my husband talk about this. It's one way to give back to you guys. So, sa isa sa mga mommies natin. So, this is for the December giveaway. Pero, this will be received before Christmas. So, this one is pupunuin namin ng laman. Pupunuin po namin ng laman to to give sa isa sa mga nanay natin sa The Kitchen Mom. Yan. So we'll make it, ano, bibili kami ng mga pagkain, ganyan, ng mga kailangan, and we'll put it here. Pupunuin namin to. And then, we'll choose one mommy na padadalhan po nito. Yan. Excited ba kayo para dito, moms? Yan. Kasi, napag-usapan namin na parang a small basket. Pero, my husband told me that why not parang punuin namin ng laman to and then give it to one of the mommies na mapipili namin. Yan. So, yan. We'll start buying by November siguro kasi we'll post it on November. So, we'll start buying cane goods, mga kailangan ninyo, and then we'll put it here and then pupunuin namin
para sa mga mommies na ay para sa mommy na mapipili namin. This is for one mommy, and then I'll have let me check. Wait lang po. And then, nagbabalik ka kacharan. And then, 2 mommies will receive this one naman. Ayan. So, iyan. So, dalawang pipiliin namin na mommy for this basket. Ayan. And then, 1 mommy for this basket. Iisip ko kung paano namin di-deliver to. I might deliver it by myself. Baka ako yung mismong mag-deliver. Kasama ako sa package. Ayan. Joke lang. Hindi pa ako nalabas, mami. Trip nyo bang mag-ano? Tawag dito. Magla-live din ako kapag lumabas ako. Ayan. So, 2 of these. And then, 2 winners of these. And then, 1 winner ng ating basket na to. Ayan. So, ang laki niya. So, magkano kaya to? Basta pupunoy namin siya. Basta sisiguraduhin namin na magagamit yung laman, syempre. Pero we'll still checking kung food or we'll add some toiletries. Pero wag na lang siguro toiletries, diba? Kasi, mangangamoy yun sa pagkain. So, baka cane goods, biscuits, noodles and everything. Sige. Siguro rice also, will add some rice, no? Basta we'll make this full. Basta pupunuin namin siya. Yeah. Para sa mga nanay to, para to sa support niya sa Dakitya Mom. We're so happy. And then hindi lang po talaga ako yung laging nakabantay. So ang husband ko rin po is lagi siyang natingin pati sa mga comments po. And then natutuwa po siya na sobrang yung support ninyo na binibigay sa Dakitya Ma, natutuwa po siya. Lagi lang siyang isa siya sa mga isa siya sa mga silent followers natin ng Dakitya Ma. Chine-check niya, natingin siya, kamusta ang mga kamustahan natin sa mga posts, yan. Yun. So, sobrang natutuwa siya about that. Ganun. Ayun lang. Ito yung surprise ko talaga sa inyo. Yan. I just want to say yun, thank you for supporting the Kitchen Mom for ilang years na. Thank you lalo na sa mga loyal followers natin na nandiyan until now. Ilang years na lang sila, 4 years, 6 years yata nandiyan na. So ayun, sobrang thankful ako. That's why I always share. Kasi we receive naman blessing. Blessed naman tayo. So, we have to share. If you're blessed, we have to share kahit pa paano. You have to give back. Diba? I think kasi yung purpose why God is giving you this opportunity lagi. Or giving parang opportunities and then making, providing you everything. I think ginagawa kang instrument ni God to share those. Diba? I mean, you're the instrument na ginagamit ni God to touch lives para makatulong. Yung makaabot dun sa mga tao na yun yung tulong na gusto niyong ibigay. Diba? Yun lang. Kung stress ko, mami, puro na ako pimples. Pero nanaba talaga ako, na? Kaka-milk tea yan. So, bawal na mag-milk tea muna. So ayan, so mommy, thank you for sa pag-join sa ating live discussion. And wait, I have to tell you pala na don't forget na to register sa Gardenia Laging. Wait lang. Sige, Gardenia Laging Kasama na FB Live Concert. Okay? So,
make sure na nag-register po kayo doon sa link na nasa giveaway para po more chance of winning po. So, pipili po ako ng 10 winners doon sa Catch Gardy natin, and then 10 winners ng Gardenia gift packs sa Guess the Artist. Okay? The announcement po is on October 24, 8 PM sa FB Live po, na doon sa event po ng Gardenia. So, make sure moms na nanonood kayo. Para iba pa rin yung excitement, natatawagin yung pangalan mo na nanalo ka, diba? Diba? Kaysa sa ipopost ko lang. Kasi though ipopost ko yon yung winner sa FB ng The Creature Mom, syempre iba pa rin yung excitement, yay, nanalo ka, diba? During the concert. So, i-announce yan ng mga special guest artists natin for the concert. So, make sure that to register and watch the concert po. Yun lang. Ano pa ba? Wala na ba tayo nakalimutan? May nakalimutan pa ba tayo? Yun. Okay. So, announcement of the giveaway. The announcement of the Welch's giveaway winner for the Instagram is later or tomorrow. We'll announce it. And then, the delivery of the Welch's will be by next week. Okay. And then, the winners will be announced for the Gardenia event concert. Okay? Make sure to register po and then watch. Okay? I want you to enjoy jam with the artists sa mga special guest artists na magpa-perform. It's para lang po to, 'di ba? Sabi nga ni Gardenia, it's like parang to jam, ayun nga, to share hopes. Na, yun, diba? Kahit na during pandemic, may hope pa din. Kahit sobrang hirap na tayo. Yes! Naka-register ka na, mami. Thank you sa mga nag-register, sa mga nag-join ng giveaway. You can still join the giveaway, still ongoing. And then, yan, with the announcement, will be on the October 24. So, yan. Yan, nakapag-unboxing tayo. This is my first time to unbox ng padala kasi hindi ako mahilig mag-unboxing. Yan. So, pero dahil kailangan ko nang asikasuhin ang YouTube namin, so kailangan ko nang matuto mag-unboxing. So, hindi ba kayo nababored? O naiingayan sa akin? Ayan. Mommies, please do subscribe to our YouTube channel. Nakalagay po yung link dun sa caption. Kindly subscribe na lang po. We'll check na lang po later para po isa po yun sa titingnan ko to choose the winner po for today. Yan. And then, ano pa ba? Ayun lang po for today. Yung maraming salamat po sa lahat na nanood. And then, sa mga nagtag po. Pa-shout out. Eka, mami, nawala. Hindi ko makita kung sino yung shout out ko. sino yung nagpapa-shout out? Taasang kamay nang magpapa-shout out. Charot. Bukod dun sa ano natin ha, sa basket natin for the Christmas, we'll have the November for Lotus Biscoff. I think you know it naman, Lotus Biscoff is a biscuit na ang sarap i-partner sa kape. Okay? So, I will give like 2 boxes. I-check up akong 2 boxes yung ibibigay ko for 2 winners. So, 1 box for 1 winner. Sige, we'll check kung gaano, kung ano yung magiging ano natin. Or, mas siguro mga apat yung i-choose ko for packs of Lotus Biscoff. We'll check. Pero we'll have it on November. Okay? So, share lang tayo ng share kesa ma-expire ang ating mga goods. Actually, pag meron akong mga ganyans, like if we have campaigns or I have this mga goodies, ang ginagawa ko is to share. So, pinadadala ko sa mga nanay, sa mga tita, sa mga pinsan ko, sa friends, ganyan. To share. And then, yun nga, pinag-giveaway ko sa inyo. Para lahat masaya. Diba? Hindi lang ako masaya, lahat masaya. Okay? It's better to share. Diba? Sharing is caring. So, tandaan po natin yan.
Yes. Thank you po. Thank you for watching. Thank you sa mga mommies na nanood. It's good to, ano po, to do an FB live uli at dumaldal po sa harap ninyo. Kahit, stress yung mukha ko. Ayan. And then, ampaw ang mukha ng nanay nyo. Ayan. So, thank you po. Thank you sa mga nag-join today. Thank you, mommies. Wala tayong pa-games today. Kasi, or do you want to do a game ba? How many minutes na ba tayo? Nag-enjoy po ba kayo? Love you too, mommy. Sino nag-love? Ang labo, hindi ko makita. Ang labo na ng mata ko. Ayan, so thank you mas mga mommy sa pag-join ko. So, yun. Hindi tayo magpapa-games ngayon na yun nga kasi we do games, 'di ba? Para lang sa totoo nakakatuwa lang yung mga nanay kasi na sumasagot sila. Eh yun nga. So we will just do another FB live and do a game para mas mag-enjoy tayo. And then every Friday 'yan. So para pag nag-stress ka from Monday to Thursday, Friday is your me time and chikahan with Nanay Des. Okay po? Yes, thank you. Thank you, mommy. Papahinga din po ako. Minsan kasi, hindi ako nakakatulog kasi I do work din sa gabi. Alam mo na, mabilis ang internet sa madaling araw. And then, ayun, hindi na ako nakakatulog. Sometimes, I sleep around 4 o'clock, 5 o'clock. Yan. In the morning. Thank you for subscribing sa aming YouTube channel po. Si Chelsea po magiging masaya niyan kapag nag-subscribe po kayo. Actually, pinag-aaralan ni Chelsea ko ano yung magiging welcome greeting niya for the YouTube kasi aayusin na namin yun. So, panigurado matutuwa siya. We'll do a live streaming din po. Inaayos lang namin. Diba, like what I've said before, we're parang buying pa some gadgets na pwede niyang gamitin to do a live streaming. And then, parang meron kaming gagawing concept na para ma-encourage niya yung mga bata to do parang mga yung sa worksheets nila and that sa modules nila yun. So ma-encourage sila ni Chelsea to do that. Yun, and then positive for kids na mga ano yung pwede nilang activities habang nasa bahay, mga ganyan. So thank you mommies for joining. Still we have 38 viewers. Thank you po talaga. Thank you po. So, we'll do the another FB Live. I'm not sure if we can do it on next Friday. But we'll do it on Friday lang. And then, we'll do a game. Like what we do before pa. Diba? Yes. Be positive lang po. We'll choose 20 winners for the gardenia. And then, we have one more winner for the Welsh's. And then, for November, we have 2 winners, mga 2 to 3 winners, 2 to 4 winners for the Lotus Biscoff. And then, yun nga, yun sa basket natin is 2 winners for this, small basket, and then, 1 basket nito, for 1 winner for the big basket. Yan. Thank you, mommies! Thank you po! Bye po. Enjoy po your weekend. Enjoy your weekend, moms. Yan. Thank you po. Thank you. Good night. Enjoy po. Mag-relax po. Friday ngayon. Yes. Napaka-importante po yung magdasal. Bukod po sa ating ano, bukod po sa ating diskarte, kailangan pa rin po natin si God sa buhay natin. So, we have to pray po palagi. Yan. Hi, Mommy Mylene! Ayan, sinisipon ng nanay nyo. Buti na lang hindi po ako ngongo. Kahit sinisipon. Pero tumutuloy yung sipon ko. Pasensya na. Bye-bye po, mommies! Thank you! Love you po! Salamat po! Thank you, Mommy Michelle. Ay, may online class pa bukas. Ay, talaga?
Pati Saturday meron. Mga iba talaga yung implementation ng ibang school. Happy weekend po! Thank you, Mami Des. Uy, kato kayo, Mami Des. Ayaw nyo pa ako iwan, no? Thank you po, Sir Alex, for watching. Thank you, Mami Maricor. Thank you, Mami Michelle. Love you too. Bye-bye. See you next Friday, if okay. Yan. Stay tuned lang po. Ayaw pa. Thank you sa support, Mommy Studies. Enjoy for your weekend. Relax po. Relax. Have me time. Wala munang ano. Wala munang worksheet modules. Diba? Have family bonding lang muna. Bye-bye po. Thank you.